Nako, alam ko po na kayo na naman ay abala katulad ng mga nakaraang taon eh tayo po ay nasa ECQ na. Alam kong talagang tututok na naman kayo, Yusek, dahil nga po na kumakalat itong mga fake news. Ilang mga kababayan natin mula sa iba't ibang mga lugar sa loob at labas ng Metro Manila ang dinayo ang ng vaccination sites sa NCR na nagbabaka sakaling mabakunahan. Kaya po nagsiksikan at nabaliwala yung ating health protocols. May balak po ba daw yung Metro Manila na ipaswab yung mga nagpuntahan tao sa vaccination site kahapon para matiyak kung wag naman ano po na nagpakalat pa sila ng virus doon? Well, unang-una, Yusek, mahihirapan po tayong magkaroon ng contact tracing or testing ng mga nagpunta dahil kung saan-saan po sila nanggaling. Actually po, ang report ba mula sa Manila LGU ay may mga naghatid pa daw, bus-bus daw po yung dumagsa. No? May naghatid pa nga daw pong sasakyan na bus para dun sa mga taong yon. So, ito po mga reports na ito ay pinapaimbestigahan na natin. Nakiusap na po ang MMDA sa National Bureau of Investigation para matukoy po kung sino man itong nagpakalat itong fake news na ito. At kami rin po kahapon, si Secretary Eduardo Anyo ay nagbigay ng direktiba kay Chief PNP General Eliazar na utusan ang Anti-Cybercrime Group, ang CIDG at iba pang mga unit ng Philippine National Police para matukoy po itong nagpakalat ng fake news na ito. Kasi kung totoo pong organisado ito, ay maawa naman po sila, no? Sa ating bansa dahil hindi lang po sila nakakasira through fake news, nakakasira pa sila ng ating vaccination program, pwede pang maging super spreader event itong pangyayaring ito. So, we are warning, no? Kung sino man po itong mga to, hinahanap po kayo ngayon ng NBI at ng Philippine National Police and we will do our utmost para po mahuli kayo. Opo. Ang ibig niyo sabihin na Yusek, ito pong mga nagpunta sa mga vaccination site, talagang hindi pong mga taga NCR? Opo, halo-halo po kasi, no? Kahit po sa media, nung in-interview yung iba, meron pong taga Cavite, meron pong taga Laguna, meron pong mga taga Labas, no? So nagtataka po ang LGU, no? Pati po si Manila Mayor Isko Moreno ay nagtataka bakit may ganitong bulto-bultong mga tao na galing sa labas ng Maynila, in addition of course doon sa mga taga Maynila na pumila, no? So ang takot po namin, no, wag naman sana ay may nag-organisa nitong pangyayaring ito para isabotahe ang vaccination program hindi lamang ng mga LGUs kundi ng pamahalaan, and we are taking this very seriously dahil this is a serious threat not only to public health but also to our national security. Opo, pag sinasabi niyo pong pagsabotahe sa ginagawa ng pamahalaan, ano po yung nakikita niyong motibo? Bakit kailangan isabotahe ito pong ginagawa ng pagkilos ng pamahalaan para po sa ating mga kababayan? Well, yun nga po yung gusto nating malaman. Malaman po natin ang punot dulo. No? You know, Yusek, Rocky, I would not want to ascribe any bad motive on anyone. Ngunit nakapagtataka lang po, no, na medyo nakita natin na may nagpakalat talaga nito na ikinonekta ang ayuda sa vaccination. Nawala namang pong ganyan ever since, no? Na kesyo matitigil ang vaccination dito sa Maynila at kailangan bilisan nilang magpabakuna. So, and then meron pang reports na may nga mga bus na nakasakay yung mga magpapabakuna at dinala sa iba't ibang bakuna center. So, ito pong mga ganito, as the DILG, hindi po namin pwedeng ibaliwala, no? We have to get to the bottom of this and hopefully nga po, madispel ito, no? But just in case na merong ganitong ang efforts, this must be thoroughly investigated. At gaya nga po ng sabi ko, both the NBI and the PNP have joined forces to investigate this matter. Opo. Yusek, nakita po natin talaga yung pagdaksa sa mga vaccination center. Hindi po ba natin na pinag-iisipan muli itong pagsasagawa ng house-to-house strategy para maiwasan po yung ganitong scenario? At least man lang po dun sa ating mga senior citizen na nahihirapan magpunta sa mga vaccination sites. Yes, Yusek, tuloy po
din po ang ating house-to-house vaccination para sa mga bedridden. No, lahat po ng LGUs as far as I know sa Metro Manila at sa mga karating lugar ay gumagawa po ng house-to-house vaccination. Pero para lang po yan sa mga bedridden yung hindi makalabas ng kanilang mga bahay. Ngunit hindi nga po natin pwedeng gawing massive yan dahil hindi naman po ganun karami ang ating mga vaccinators. And malaki pong manpower ang kakailanganin natin. Kahit po yung pag-transport na lamang ng mga bakuna. Isipin po natin kung Pfizer ang ating ibabakuna. We have to keep the temperature at hindi po kailangan nagagalaw yan ng ganun na lamang. So this is a logistical issue na unfortunately hindi po natin makakaya ang house to house. So meron na po tayong mga interventions na ginawa dahil panahon naman po ng lockdown sa araw na ito. Meron po tayong mga instructions na taas sa ating kapulisan na kailangan ang mapadaan lamang o padaanin sa mga checkpoints natin ay yung may mga QR code at yung may mga schedule ng pagbabakuna, whether email po yan or text, ipakita lang po ninyo yan sa mga kapulisan para makadaan kayo. Na ngayon, yung ganun po klaseng checkpoint system natin ay ang magpipigil sa mga pagdagsa ng mga tao na walang schedule sa ating mga vaccination centers.